Naku, ano ba naman yan, Umeko? Tabi-tabi naman po, sa umaga, ilang beses mag-brown out. Minsan, gigising ka sa umaga, brown out. Madaling araw pa lang, brown out. Na anong oras na babalik? Babalik ng kodis, mamamatay ulit. Tapos pagdating ng hapon, mamamatay ulit. Ano ba naman yan? Napaka-unfair naman po yan. Kami mga nagbabayad ng maayos sa inyo. Bakit ganun? Paano mo nasasabing nalulugi? Ah, alam ko na. Siguro dahil nalulugi kayo, dahil yung iba, sobrang konti ang binabayaran. Alam niyo kung bakit? Ha? Kasi yung iba, meron akong kakilala, sobrang dami na appliances, tapos ang business nila, kuryente pang kinagamit, pero ang liit ng binabayaran nila, hindi pa umabot ng 1,000 pesos. Alam niyo ba kung bakit? Ha? Hindi, di ba? Sana, chine-check nyo ng biglaan yung kanilang mga kontador kasi meron silang ikinakabit dyan. Meron silang inilalagay na parang magnet para kumonti ang babayaran nila. So, ang energy galing sa inyo ay sobrang lakas papasok pero ang nagagamit nila, nakukonsume nila is maliit lang. Ano po kayang nangyari? So, natapon ba yung iba? Nasayang ba? Kaya ba kayo nalulugi? Pero unfair naman po dun sa nagbabayad ng maayos. Pati kami na nagbabayad ng maayos, na never man lang, na due date, or whatever, pati kami apektado. Diba? Sobrang unfair naman po, Occidental Mindoro, panahon ng eleksyon, ano pong nangyari? Alam ko may nagreklamo na to dati kay Sir Rapid Tulfo, sabi a-aksyonan. Pero anong nangyari sa aksyon? Hanggang ngayon, 2022 na, awan pa rin nangyari. Wala pa rin nangyari. Wala pa rin aksyon. Diba? Hello, Occidental Mindoro. Eleksyon na. Magpakitang gilas naman kayo, mga kandidato. Kami mga simpleng tao. Simpleng mamamayan. Kami yung apektado. Kami yung nagbabayad ng maayos sa Umeko. Kami yung mga consumer yung nagbabayad. Bakit pati kami? Pati kami nadadamay. At kayo naman mga tao, magbayad naman kayo ng tama. Yung naggamit nyo, bayaran nyo naman. Yung iba, meron akong mga kakilala na puputulan ng kuryente sa halagang 300 pesos, 100 pesos, na puputulan pa sila ng kuryente. Bakit? Anong dahilan? Nakakalimutang bayaran, walang pambayad, pero may pang-inom. Diba? Nakakagigil, nakakainis. Pati yung mga okay, pati yung mga nagbabayad ng tama, nadadamay. Dahil lang sa hindi natin alam mga shortage, voltage, mga whatever na yan, mga business na yan, kung sino-sino man yung mga nag-join force ng ganyan. Bakit pati kami, mga mamamayan, mga normal, kami mga nagbabayad ng maayos, bakit pati kami apektado? Unfair. Sobrang unfair. Sobrang unfair. Bakit ganun? Wala man ang ka-action-action. Ano yun? Nasa kandidato ba yun? Nasa kandidato? Sa nakaupo? Sa nanunungkulan? Ano, palakasan? Pero kahit naman siguro magpalit-palit pa at sumubok tayo ng iba, wala namang mababago. Ganun pa rin talaga. O parang pinaglalaroan lang tayo mga mamamayan. Pinaglalaroan lang nila tayo. Diba? Nakakainis. Ang dami-dami ng appliances ang nasira. Halimbawa, aalis ka. Siyempre, pasaksak yung refrigerator mo. Hindi mo na pwedeng tanggalin yung pag-aalis ka. Tapos biglang mamamatay. Tapos biglang sisindi. Mamamatay, sisindi. Diba, masisira. Yung aming refrigerator, wala nang ilaw. Brown out na din. Kakapatay-sindi, patay-sindi. Lalo na sa gabi. Ang sarap na tulog. Tapos biglang mamamatay, mag-brown out. Hello, asan doon yung babaong ka pa para bumipi, para isaksak? Anong babantayan mo pa? Diba? Pati mga ilaw, nagpupundihan na, kumukurak-kurak na, parang mata ko. Nagpipitik-pitik na gano'n, hindi mo na maintindihan. Anong ganap? Anong nangyari? Bakit gano'n? Wala bang aksyon? Nakakagigil talaga, pero wala namang kami magawa. Kasi pag nawala ang umay ko, didilim na naman ang buhay. Pero, congratulations! Sa namumuno ng Umeko, sa may business ng Umeko, sa Umeko owner, congratulations po sa inyo. Kasi araw-araw ay Pasko. Di ba saya? Kung araw-araw ay Pasko, di ba saya? So, ewan. Bakit ganun?
Nakakagigil talaga. Sobrang nakakagigil. Tulad ako, sa gabi, gusto kong manahi. Hindi ako makatahi. Bakit? Brown out. Sa madaling araw, gigising ako sa umaga, gusto kong manahi. Hindi ako makapanahi. Bakit? Brown out. Diba? Nakakainis. Nakakainis. Ay, nako. Hindi ko na alam. Pero congratulations, Occidental Mindoro. Sa darating na halalan, sana maging wise tayo. Kasi kada isang boto ay mahalaga. Diba?